Magandang buhay mga kasimbahay. Bagong araw na naman upang tayo magnilay. Samahan ninyo ako ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawan niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Bethsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga tagaroon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit? Ibabagsak ka sa Hades. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nananatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawan niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Ang Corazin, Bethsaida at Capernaum ang tatlong bayan kung saan gumawa ng maraming himala si Jesus. Nanirahan sa Bethsaida sina Pedro, Andres at Felipe. At doon din pinagaling ni Jesus ang bulag at pinarami ang mga tinapay at isda para sa 5,000 mga tao. Sinimulan ni Jesus ang kanyang mga gawaing pangmisyon sa Kapernaum. Ngunit matitigas ang ulo ng mga tao roon at ayaw makinig kay Jesus sa kabila ng lahat ng mga kababalaghang nasaksihan nila. Kaya inihahambing sila sa mga taga-Tiro at Sidon at sa Sodom na mayayabang at matitigas din ang ulo. Totoong nakalulungkot na manhid sila sa kagandahang loob ng Diyos. Pagsasagawa. Gaya ng mga tao sa Bethsaida, Corazin at Capernaum, pinagkakalooban tayo ng maraming bagay ng Diyos. Paano natin pasasalamatan ang Panginoon? Tapat ba tayo sa Panginoon?